Hey guys, welcome po sa sa ating channel, Airgun Rifle Hobbies. And kanina nag zero ako ng scope ng task ko. Sobrang disappointed kasi po ito yung up and down, okay? See? Ayun na. Yan. So ito na yung maximum na na adjustment ng scope. As I said, ito ay original po ng scope. Okay, siguro sa future time nang gamit ko to, or halimbawa kung travel, gusto kong tingnan yung malayo, pwede. So anong meron? So yung maximum na adjustment ng scope. Ito yung crosshair. Ito yung maximum na pababa. Right, pakita ko mamaya yung tama. Okay, so ito yung crossman air rifle. Yung tanong, yung mga basic things na ginagawa para na accurate yung tama. Yung una, tama naman yung CO2 na nilagay ko. Puti pa naman yung lumalabas na hangin. Ibig sabihin, malakas pa. Nilagyan ko po siya. So, walang problema. Pangalawa, yung barrel. Yung tama ng barrel, andun pa rin. Hindi lumalagpas. So, walang problema. So, yung may problema po yung scope natin. Pakita ko po yung result. Ang tama. Ayan. So, gagamitin ko po sana yung airgun na Crossman sa ambush. Yung ginawa ko pong yung video na nagawa ko. Kahapon yung hunting day February 18, pakihanap na lang po. Ganun lang kalapit, no? So mga 8 to 10 yards. Okay. So malayo na yung 15 yards. Minsan nga nasa gilid lang. So ito yung tama. Yung problema ko naman dun sa arm score ko. Kahapon nakapagtama ako ng ganito kalaki dun sa mayroon akong video din sa bahay ng kaibigan ko. Ganito kalaki, 15 yards and 20 yards, tumatama dun. Hindi ko, naka 15 shots ako dun eh. Wala namang problema, okay naman yung tama. Hindi ko alam bakit kanina, ito yung tama niya. Mention tama dito, mention tama dito, mention tama dito. Kung makita niyo yung bala, hindi ganun ka continue or precise yung tama. Mayroong tama dito. Yung sa ano naman, doon sa may crossman, ito yung tama ng bala. Kasi hindi na ako nagpoint dito kasi marami ng tama. So dito ako nagpo-point. Ayan. Yung tama ng bala dito. Ayan. So, walang problema sa barrel. Hindi ko ibig sabihin na okay yung barrel kasi pag pinupoint ko dito banda yung target point ko dun sa crossman na air rifle, air gun, dito yung tama niya. So pinababa ko yung adjustment kasi dito yung tama. Dito ako nagpo-point, dito yung tama. Ibig sabihin kailangan ko babaan yung up and down. So nagda-down ako, maximum na hanggang dito lang. Hanggang dito yung tama. Maximum dito ako nagpo-point. Dito yung tama niya. So maximum na yun, hindi na pwedeng babaan. Ayan. So siguro sa mga long range pwede, pero sa mga short range ay hindi na. So yun, so hindi ko magamit yung scope kasi pag dito yung tama, dito yung cross, dito banda, tapos dito mababa yung bala dito. So hindi ko na magamit siya. Ayan, sayang. So, yun. So,
project repair sa scope na pinaayos ko sira, then hindi ko magamit, so church experience na lang, medyo malaki na yung nagastos ko, and hopefully yun, for information sa mga na baguhan sa airgun, kailangan na may kaibigan kayo na may alam bago kayo mag-modify ng airgun. Kasi halimbawa yung sa airgun, okay, pag yung ano natin, pag yung gusto natin accuracy, talagang every time 15 yards dito tama niya, dito banda, so yung spring at yung hangin may correspondence yun. Ibig sabihin, pag sobrang lakas ng spring, yun, base ito sa mga kaibigan ko, pag sobrang lakas ng spring kasi po, mas gusto natin malakas yung hangin na lumalabas para na pag matamaan yung ano natin, yung object or yung ibon, mamamatay agad. Yung problema po doon, ganito siya kasi, pag sobrang lakas ng hangin na lumalabas base sa kanila, yung bala hindi na accurate kasi sobrang lakas, gumagano na. Ibig sabihin, hindi na precise yung tama niya. So ayan, gumaganon. Kasi may in sa airgun, may correspondence na tama lang yung spring na nilalagay doon para tama din yung tama doon sa object. So yun yung isang bagay. So pag blinking lang, or halimbawa pag 10 yards lang or 15 yards or 20 yards, sapat na yun. Huwag natin i-modify. Pag gusto natin i-modify siya, siguro mayroon tayong mas inaandaang mas malawa ganitong object. Pag dito yung tama niya, pag hindi ibon, halimbawa mga manok, okay na, tama na sa katawan eh. So pag mga ibon lang, yun precise. So yun po yung nasadiyan ko pa. Kailangan kong babaan yung spring ng dun sa bolt niya para na huwag sumayaw. Pero isa din na naisip ko, magka-try muna ako dun mag testing sa range, firing range ng kaibigan ko sa bahay niya, kasi nasa 15 and 20 meters yun yung target range. Baka siguro dun ako makapag makapag tama na mabuti. Yung sa akin lang, yung sa scope ko, papakita ko next time yung Mark IV na U-Port. Yung problema kasi, hindi hammer type yung airgun ko, yung arms ko, nakita ko naman. Meron bolt siya. Okay. So, nagbo-bolt ako dito. Tapos, merong siguro papakita ko sa inyo, ano? Teka lang po, i-pause ko muna. Ayan. So, ito yung sinasabi ko. Meron siyang up and down, left and right, and then sa kabila yung focus, yung 20 yards, ganun. Yung problema po, ito siya. Dito yung bolt, diba? Yung krakan. So, pag nagkakrak ako, ganito. Tingnan nyo. Sumasagi yung kamay ko dito. So, pag sumasagi yung kamay ko dito, mangyayari, yan, mangyayari, baka nag-move tong yung adjustment dito. Kaya hindi nagkakaroon ng accuracy. Pagka siguro yung design na ganito para sa bolt action. Kasi kahit anong bolt mo dito, kahit anong ganun mo dito, hindi naman apektado dito. Eh. Siguro yung iba, mayroon ako saan kasi nakita, yung task ko, na scope. Walang meron akong isa yung mga maliit lang, walang adjustment dito eh. Dalawa lang dito at dito. Dito yung up and down, left and right, dito yung bakante. So yun, so for your information lang po, pag bumili tayo ng airgun, yung scope, dapat alam din natin kung bagay ba yung scope dito. Ibig sabihin ng bagay, bawa, walang ganito, parang ganon, or
yung hammer type, anong bagay dyan, pang mga ganun. Kasi mahirap na na nabili na natin and then nagkaroon ng problema. So ayusin ko po ito, hindi ako susuko. As I mean, yung kahapon, as in, na-zero ko na doon sa bahay ng kaibigan ko. Nag-shot ako na sa 20 shots, zero, from 20 to 30 shots. 10 yards, no, 15 yards, and then 20 yards, zero. Pagdating sa range, nagka-problema. So, hindi pa ako susuko and I need to check yung, ano, bili ako. So, yung goal ko ngayon, makakabili ako ng isang scope na maliit lang. Hindi ko ilalagay. So, wala pang budget. So, ipunipon muna. Tapos, pag, yun lang, yun yung dalawa. Parang, ito, nagamitin ko po siya sa mga long range. And, kasi, power range po siya. As I said, tumatama yung bala sa ganyan kalaki. Long range na ang aming object ay mga yung mga torque, yung parang ganun, no? Yung mga pato or BB or yung mga manok. So, yun, pwede yun. Pero, mga ganun kalaki. Pero doon sa mga plinking, mga 10 yards, yun, gamitin ko yung crossman, kailangan ko lang bumili ng scope. So, yun. So, thank you po sa panonood and tune in po kayo sa channel. Hindi pa nakapag-subscribe, please subscribe po. And, mga nang araw po sa inyo.